Yuhu! Napakagandang tanawin! Mga ka-treasure hunters, nasa itaas po tayo ng bundok. At yung makikita natin yun yung Baguio City, overlooking po tayo. Dito po tayo sa kabundukan. At pansinin niyo, napakaganda po ang tanawin ng City of Baguio. So kapag nandito tayo sa itaas ng bundok at pagtiningnan natin yung mga bahay ay napakaganda, parang Amerika yung setup ng mga kabayan. So yung pags, makikita nyo na sayad na sa kabundukan. So ito po ay ang itaas ng Baguio City. Pansinin nyo yung nasa taas, yan po yung radar, mga katrisyo hunter. Radar po yan, yan po yung pinakamataas na bundok dito lang sa Baguio City. Yun po yung Santo Tomas na sinasabi. So tayo po ay may pupuntahan na maglalakwat sa dito po sa may kabundukan ng Cordillera, kung saan napakaganda nga po dito sa kabundukan ng Cordillera. Ito po ay ang mga ginawang kalsada, ito yung mga project ng government, yung mga kalsada po na rough road, sinisimento na po nila ito. So lakad lang po tayo ng lakad. Ito po yung view na pinakamalapit na kung saan pansin nyo, napakaganda yung mga bahay na nasa ilalim, puro po concrete, mga malalaking bahay kasi yung mga taga Baguio City. Kunti lang mahirap dyan, puro mapira yung mga tao dyan, mga mayayaman. Galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas yan, nagtayo ng mga bahay dyan. Ang lalaki, wala kang makitang kubo dyan, puro mga konkrito yung mga bahay. Yung radar yun sa taas, yun yung pinakamataas, nasa ulap na. Yan. Yung sa ibaba ay napakaganda po pag tiningnan. Pero delikado po yan pag umulan. Talagang sub-sub dyan ang tubig. So dito tayo sa itaas at maglalakwatsa pa tayo dito sa kabundukan po ng Cordillera. So Cordillera po, parte po ng Benguet ng Cordillera. Itong mga garden po ito ng mga bulaklak. Yan mga tinatanim nila dyan, mga bulaklak na kapag ibinenta po sa Maynila ay may halaga. So, Malaysian flower po ang mga tinatanim dyan. Iba dyan ay mga rose na mamahalin. Kunti lang po dyan yung mga nagtatanim ng mga pichay at saka patatas. Karamihan dyan mga Malaysian flower talaga yan. Yun po ang uso kasing tinatanim dito sa may kabundukan. Mas malaki kasi ang kita pag mga bulaklak yung itatanim dyan sa mga ganyan. Kaya may plastic yan, si binabalot, si malamig kasi. Pag hindi mo yan babalutin, masisira po yung mga itinatanim na bulaklak. So nangangailangan po kasing medyo mainit yung kwan, yung klima. So binabalot ng plastic. So ito, makikita na ito, parang barko na naman itong bato na ito. Yung kita nyo, parang malaking barko ni Yamamoto, General Yamamoto. Ito po na inaano na sign din po ito na mayroon ditong nakatago sa mga tubig. Area po ng may mga tubig, yung ubog. Yung area dito na may mga spring ay maaring tunnel yan ng mga Japanese noon na tinakpan. Tunnel pa ng mga Spaniard siguro nung mina dito sa kabundukan, pero tinakpan din ng mga Hapon yan, may pinasok kaya may mga makikita kang tubig. So dito nga tayo sa likod niyan, mga rice terraces, kumbaga mga terraces of flowers. Sa Ifugao naman yung terraces of rice, itong mga terraces of flowers yan, mga yan bulaklak lahat yan, muna dyan sa ibaba papunta sa itaas. So kunti lang dyan yung mga pichay. So
So tayo po ay naglalakwat siya para ma-enjoy din naman natin yung kabundukan. Hindi laging nakakulong sa bahay o sa lugar na kinaruroonan. May time din tayo na kahit paano, kahit na wala tayong malaking perang dala, ay makakapagpasyal din o makapagmamasyal lang sa sariling ganda ng ating bayan sa Pilipinas. Yan po yung likod natin. Puro po kabundukan. Mga kabahayan yan. So, napakaganda po ang view sa likuran. So, yan po yung mga bahay sa pinakamalapit na anggil na to. Palapit na ako doon sa mga kabahayan. So, pag palapit na ako sa kabahayan dyan, maaaring nasa kalsada na ako maya-maya lang. So, papunta na ako dyan sa kalsada. Oh, dito na nga ako sa highway, sa may kalsada. O, may kabayo pa. Baka manipa to. So, laki nung kabayo na to. May lahi na Australian, ano yata to? Australian horse. Hindi tayo magpalapit dyan at makagat tayo, masipa tayo nyan. So, malalaki yung kabayo dito. Hindi kagaya dun sa Visayas sa Mindanao. Medyo maliliit ang kabayo na mga native ito. Malalaki yung kabayo dito. So, yan po yung kabayo na nadaanan natin. So, papalabas na ako dito sa kalsada at sasakay na po ako ng sasakyan para umuwi na. Pauwi na sa bahay. So, mahirap makasakay dito. So, sakay tayo ng sasakyan. Walang mga sakay dito. At pauwi na po tayo sa ating bahay. Po sa ating bahay. So, wala namang sumasakay. Ako lang yata mag-isa. Ay, mayroon ng sumakay na isa. Dalawa na kami. Dalawa lang yung sakay. Papunta na po ako at salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Thank you very much. Mamasyal po kayo sa Baguio.